Hello guys, welcome back again to my channel. For this video, I will teach you how to upload your files or your documents into our Google Drive and how to share your file na nasa Google Drive. So, ayan, so come with me and I will teach you how. So, first, ang gagawin nyo po is punta lang kayo sa inyong browser guys, and then ilagay nyo po yung account nyo. So dito po sa akin is yung DPD account nyo po ito, ayan po. So nakita nyo po yung mga icon dyan, then select that one, then hanapin nyo po yung drive, ayan po, ito po yung drive, and then select po yan guys, and then ito na po yung drive natin. So ang kagandahan dito sa nasa DPD no, is meron tayong DPD account, which is ang storage natin dito is unlimited. Wala pong limit po yung data na yung storage natin dito. Yan po ang kagandahan natin sa nasa DPD. So yan, kung makikita nyo po guys is 54 na po yung nagamit ko na upload ko po ng mga documents or mga file dito sa aking drive. So balik na tayo sa ating tutorial kung paano po mag-upload no ng ating mga files. So ayan guys, select niyo lang po dito sa labas, right click no. Right click niyo po, wag po click, right click, and then lalabas po to guys. So new folder, kung gagawa kayo ng folder katulad dito nasa dito. So pangalawa is yung upload files, yun na po ang sinabi ko kanina. At meron po dito ang upload folder. Kung upload files is a single specific folder lang po, o single file lang po, at yung upload folders yung mga naka-folder. So halimbawa yung i-upload nyo is a single file lang or documents. So ayan, select nyo po yan, ayan lalabas po to kung saan po nakalagay po yung gusto natin i-upload. Sige, hanapin nyo lang po. Halimbawa ang akin nasa documents to. So file is ito yung latest natin, yung mga ginagawa natin ngayon sa PNP key po. So ito, then double click or open, click nyo po open. So yan, nag-upload na po siya. Pag mag-check na po yan, ibig sabihin is uploaded po siya guys, okay na. And then halimbawa naman po is kung upload folder, select po yung upload folder, and then hanapin nyo po yung mga yung naka-folder na gusto nyo i-upload. So halimbawa is yung ICT file, ito po, may sample lang po ito, then click lang po itong upload. Huwag nyo pong i-open to, double click, hindi po yan, maghahanap lang yan ng folder. May nakasilip na kayo naka-folder, so upload na lang yan. Then ito, lalabas to sa taas, upload 10 files on the side, yes, upload, upload nyo lang. Mag-upload automatically. So yun lang po kasimple ang pag-upload ng mga files natin o yung mga naka-folder dito sa ating Google Drive. Ano yun, halimbawa naman po gusto natin i-share o gusto natin i-share natin sa ating mga friends or ating mga kasamahan. So halimbawa ito. So hanap lang tayo. Ano mga ito, worksheets. Ayan. So hanap ko dito, halimbawa ito una. So right click lang po itong item na to, itong file na to, then ito po yung lalabas, preview, open with, ayan po, share. Ayan, share kung na meron na kayong Gmail, naka Gmail specific po to, ano, kung sino po yung padalhan nyo, i-share nyo po. Kung link lang po, ayan, meron po yung link dyan, git link, ayan, ito po yung lalabas. Then dito sa choices na to, dyan sa baba, viewers natin, sa mga viewers, may tatlong choices din. Kung mayroon lang dito is na-DPD sa DPD account to. So yung sa ano lang po, yung sa personal account nyo po is wala po to. Restricted or anyone with the link. So restricted, kung i-select nyo po yung restricted is kailan nyo pang mag-ask ng permission sa may-ari yung gustong mag-copy o mag-download ng link. If kung anyone with this with the link, so kung sino man yung gusto maka-download
makapag-download po siya. Na hindi na po mag-ask ng permission sa may-ari. So kung dito is yung restricted, hindi lahat po makapag-download. So andun pa rin sa nag-create ng link na to. Kung sino po yung gusto niyang bigyan ng link. Okay, so click nyo lang po yung done. Ayan. So yun lang po kadali, yun lang po kasimple po ang pag-upload ng mga files natin dito sa ating Google Drive. So yan, check na po lahat. Ibig sabihin yan is lahat na po sila is tapos na po na i-upload. So hanapin natin yung else files natin dito. Dahil nasa worksheet ako, back na lang sa my drive. So hanapin natin yung ICT file natin. Dito na po siya guys. So yun lang po, sana nagustuhan nyo po ang video tutorial natin ngayon. At kung nagustuhan nyo po, paki-like na rin po guys. At sa mga bago po dyan, baka hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe na din. At paki-kalimbang guys, para updated kayo sa lahat ng mga video na aking i-upload. So yun lang po, maraming salamat.